Morning guys! Ayun tayo ngayon sa Metrillo Gas Corporation para silipin yung ating nag-grandmaster. Tara! Morning po! Morning po! Alam mo naman na panalunan ko ba? Hi guys, nandito tayo ngayon sa Bike Tech. Kasama natin si Boss Chris at si Boss Ed. Nandito lang yan sa Bike Tech at ngayon yung BMW 3900. Napanood ko kasi sa vlog na maganda yung review nito. Hindi tayo na advice sa expert. Boss, paano ba ito gumagana? So, pag sa inol muna yung bike mo, tagalin mo na sir. No problem. Tagalin ko na ito. Open na yan sir. Yes sir, brand new. So, pag i-restart mo na yung, pag sincere mo yung motor mo, sasabay na yan. Ah, okay. Pag gumanda na yan sir, mag-automatic recording na kaagad. Oh nice. Ayun siya, dahil bago lang yung sige mo, so set up muna natin siya. And then gabi yung cellphone mo, i-download mo yung maps niya. Okay, scan natin ha. Scan. Open. Ayan, okay na siya. Paling boss. After natin ma-download, ito na yung lalabas. Hello, full siguro, access siguro, full access tayo, sir, no? Okay. Boss. Hello, we're using the app. Okay. Sige boss, ito na siguro para at least start na. Okay. Pag na-set na, diretso na yun. Ganun ang kadali i-connect. Ito yung video. Ito yung nakikita rin sa cellphone. Yes, yes. Ay, wow. Actually, pwede mo siyang save yan, di ba? Oh, ah, galing, no? While recording, pwede, no? Tapos, pwede mo siyang share. Tapos, tinitip siya, no? Subukan nyo mag-record dito, sir. Pwede, pwede. Uy, naman. Actually, nakawin mo siya ngayon. Nakabalot pa yan. Ako okay, balot pa yan. Balot pa pala. Oh, sige, tanggalin natin para ito, natin yung... Yes, sir. Ako na magtatanggal, sir. Yes, sir. Sige. Yes sir, ayan ang pangalala. Uy, hindi nga, linaw oh! Linaw. Yun. Gal na. Linaw. Yan oh! Diba? Wow! Ano naman to? TPMS para sa bike checking. Ito yung sensor. Ano to? Sa labas lang yan. External lang yan. Okay. Nasakto ba? Para saan to? Para? Tire pressure monitoring system. Ah, tire pressure monitoring system. Okay, meron na tong BM. Pero lalagay pa rin natin. Lalagay pa rin natin. Ayaw, sir, maganda kasi while you're riding, naka-superpose dito yung speed mo. Speed. Okay. Tapos yung tire pressure mo rin dito sa bike. Ay, wow. While driving. Yeah, while... So, pagkwento naman natin siya. CTR1. Ah, ito, ito, ito. Ito yung pinaka-the best part ng motor na to. I mean, yung kay Chiki. Ng Chiki. Si TR100 kasi sir, dual charging siya. Okay. So, dual charging. Output at saka input. So yung output yung para sa mga cellphone nyo. Okay. I-charge mo yung mga cellphone na gamit. Ito yung cellphone. Pwede mo rin charge yung battery mo galing yung galing dito. I mean galing sa power bank or sa. So ibig sabihin bro, kung hindi mo ginagamit yung motor at naka-stack lang siya sa bahay mo, battery tender. Battery tender. Yung pag na-reach niyo yung certain voltage ng bike mo, magde-drop na siya parang trickle charge na siya. Mahal din yun ha, battery tender. Dahil dito, 6.5. Tapos dito, pag kinuha mo, kasama na ito. Tama. Ay, wow. Tsaka kagandaan sa kunwari, nagbiyahe kayo. Okay. So, nag-low back yung motor. Mm-hmm. Eh, wala namang outlet. Di ba? Wala namang wala, outlet sa akin. Sasaksak mo so, may dala ka power bank, sir. Pwede mo charge yung ito na. Yung battery mo gamit yung power bank. Okay. Yung pagandaan ng power bank. So, ito, USB. Oh, Type-C. Type-C. Type-C from your power bank, USB, going to Type-C. Oh, actually, pwede mo na siya gamitin sa iPhone yung Type-C na yan. Oh, ipindutin mo lang siya sa taas. Ah, para mag-reverse. Oh. So, ito meron siyang reverse. Yung green, yun yung charging papunta sa battery. Oh, galing. Pag nag-blue siya, ito naman yung pa-charge papunta sa cellphone. Papunta sa phone pag blue. Green, pagka ikaw ang charge. Kaling. So ngayon sir, mag-prepare na tayo ng TPMS. Okay. So mag-prepare na lang natin si TPMS. Tapos i-prepare natin. So dahil external ito, pipindutin din natin yung ETS. Ito kasi pag-internal yung ETS. Since pinapasok sa loob ng rim. Okay. So you have two options pa pala. Oh wow. So pag pinipare ito, kailangan nag-blink yung front. So ilalagay natin ito sa front.
Ito pala, isa palang sa na-observe mo hato dito. Itong Chigi, gumamit din sila ng mga special tools para hindi basta-basta manakaw yung mga nilagay mong accessories sa motor mo. Kagaya ito, yung plower. Akala mo ba ito ordinary yung plower? Hindi siya kamuha ng ibang tools na standard size. Tinry namin. Ito talaga intended lang sa Chigi. Pang Chigi lang. Nandito basta-basta mananakaw. So hindi ka pala talaga mag-worry kahit iwanan mo sa parking lot lang? Ay, hindi lang. Ah, ito yung bar mo. Kabalot pa talaga lang. Binabalot na yan para magandang tingnan. Kasama sa package to? Ay, hindi yan. Libre lang yan ni Bike Tech. Uy! So, kung pwede po yung sumay sa amin, babalutan namin ito ng magandang ano. Pagkaba. Hindi basta-basta. Thank you, Bike Tech. Sa balot. Pero, balot. Ito na ang sekreto para ma-document ko ng buo ang parting na event natin this coming Boss Ironman, Chigi. Nakakabit na ngayon, guys. Ito na. Ngayon, pagka pinon ko siya, automatic yan na magre-record. Yan. Once na nauna yung motor, lalabas yung board na Chigi. Ito ang unang-unang accessories na nilagay ko sa motor natin. At tiniwala ko ito sa Bike Tech sa Pampanga. At nakita nyo naman, guys, walang kagas-gas-gas-gas yung gawa. Napakaganda at napakakulito ng kanilang workmanship. At the same time, tingnan nyo ito. This one. Tingnan nyo, may cover pa talaga siya. Ayan. Thank you very much, Chigi at Bike Tech, sa paglalagay ng additional features na meron dito sa aking BMW 39. Sa video nito, malalaman nyo ang kumpletong detalye kung ano ang resolution or quality nitong bagong accessories na nilagay natin sa ating motorsiklo. Maraming salamat, ha. Ayan, oh. Sa mga gustong mag-order sa ating Chigi, kontakin nyo po si Kuya Chris ng Bike Tech. Ang dami nilang display. Pero bro, sold out na ba to? Ah, lahat to kakabit na. So sa mga tatakbo this coming Boss Ironman, ito na. 16 pieces sold. Wow! So what are you waiting for? Gusto nyo bang maging high-tech yung inyong motorsiklo? Meron dito sa Bike Tech. Ilalagay ko na lang yung link sa description para makapag-order po kayo ng Chigi at mailagay sa inyong motorsiklo. Bro, thank you very much again. Thank you, bro. Maraming salamat nga pala dito sa Deli Cheese Dough, a Better Pizza. Masarap pala tumambay dito sa Bike Tech kasi meron kang pa-pizza habang naghihintay ka. Thank you. Nando. Ayun, naka-record na nga agad, oh. Thank you. Salamat. Alright, so kita nyo naman, no? Napakalupit ng ating camera. And it's now recording. Tapos meron siyang nadidetect sa aking gulong. Siguro dahil kailangan pang setting niya itong ating gulong. Kailangan lang na babaan yung setting niyan. So sa bahay ko nagagawin yan. But for the meantime, gusto ko lang i-share sa inyo na ang ganda ng quality niya. Kikinig ako sa ganda. Tingnan nyo yung nasa harap, oh. Wow. Ngayon, paano to ililipat sa likod? So pindutin natin. You know. Tapos ayun, oh. Meron akong rear back mirror. Oh, di ba? Kitang-kita ko yung sumusunod sa aking sasakyan. At yung file na nare-record dito, susubukan din natin ilagay sa vlog na to. Ang oras po, 5:30 na ng hapon. At makikita natin ang quality ng ating video dito sa Chigi. Sinadya ko talaga, guys, na medyo magpahapon para matesting talaga yung quality nito sa gabi kung kamusta. Ganda. Para kang ano, alam mo yung nagbumotor ka tapos protektado bawat galaw mo. Siya nga pala, guys, sa mga gustong bumili din ng ganitong motor, eh pwede nyong kontakin si Bike Tech dito sa Pampanga. Bike Tech Performance of Pedestrian yan. Tingnan, didikit yung nasa tigod. Jeez. Wow, napaka high-tech. Parang hindi lang ako tumitingin sa ano, eh, sa side mirror ko, eh. Super ganda ng aking pinalagay. I am very satisfied. Mabilis lang naman itong in-install
ng Bike Tech Performance. Pero medyo natagalan lang dahil sa talagang dinahandahan nila, dahil first time nilang magpa-class nitong 1300, no? Dahil syempre kapag medyo yung tornilyo or yung mga clip nito medyo nakalihis tapos nahila, baka may masira. So iningatan naman nila ng maigi itong ating motorsiklo. Kaya yun, inabot din ng medyo matagal. Tsaka syempre kwento-kwento na lang din kami dahil ang dami naming masayang pinagkwentuhan ni Bike Tech. Isa sa natuwa ako dito, itong nilagay nila na charging port. Ito. Dahil ito ay parang battery tender na din, na kung saan pwede mong i-charge yung mismong motorsiklo mo kapag nalolobat dito, para makapag-start ka ng motor mo. From USB to Type-C, pwede ka mag-charge dyan. At pwede ka rin mag-charge dito gamit ang phone mo. Ganun kalupit yun. Pero anyway, na-overwhelm ako. Natutuwa talaga ako sa mga nilagay ni Bike Tech sa motor ko. I cannot help myself na share sa inyo, no? Meron silang device na nilagay dito na kung saan makokontrol mo yung nandyan. Example, ito yung okay. O yan, pwede rin siyang mag-lock. Pwede ka rin mag-select. Ngayon, dahil sa sobrang comfortable ng motor ko, pambihira, syempre pati adaptive cruise control magagamit ko na. At itong malupit dyan, wala silang in-splice na wire sa motor mo. Kumbaga, plug and play siya direct from the battery. Plug and play lang. Ganun kalupit yung device na to. Uy, I like it. Okay lang naman kasi naka-adaptive cruise control tayo, hindi tayo babangga sa coaching yan, dahil kung ano yung takbo ng coaching yan, yun din yung takbo ng GS natin. Pag madilim-dilim na, titignan na ngayon natin yung quality naman ngayon ng Chigi. Medyo madilim na, ang oras ay mag-aalas 6 ng hapon. At ito yung quality ng ating video. Maganda ang quality ng... So nakikita ko sa screen na maganda yung quality niya. It's 1080p. At may option din naman siya na pwede mong gawing 720p. Pero para sa akin, 1080p tayo para malinaw. Pero kung ang purpose mo lang siguro is for documentation lang ng mga rides mo, you could use the 720p. So mga viewers ko pala, nag-iwan tayo ng mga stickers natin kay Bike Tech Performance. So pwede po kayong kumuha sa kanilang stickers kung gusto nilang kumuha. And sa totoo lang, dahil naman tayo palagi ng kalsada, hindi naman talaga natin malalaman kung kailan mangyayari yung mga bagay-bagay. At kadalasan talaga, yung mga di inaasahan pangyayari, hindi talaga na i-re-record. At isa rin sa maasabi ko, vlogger ka man o hindi ka vlogger, kailangan mong ma-document din yung mga lugar na pinupuntahan mo. Eh kung yung mga kotsingan, nilalagyan natin ng mga camera, di ba? Para at least kapag may bumangga sa'yo, lalagyan mo talaga yan . Pero ito, motorsiklo to, di ba? At least ito, mas alam natin na malapit sa aksidente ang motorsiklo. Kaya mas kailangan nyo talaga to na meron kayo kahit papano footage. Kung ako nga, I'm very satisfied na sa halagang 28,000 pesos meron ka na niyan yung ganyang features. Talagang, nako, lahat ng motor ko yata lalagyan ko na. Parang gusto kong lagyan lahat ng motorsiklo ko. Bago tayo umuwi ng bahay, papakita ko lang sa inyo, no, kung gaano kadami yung nakakonekta sa cellphone ko. Ito yung Chigi natin. Ayan yan. At ito naman yung Cardo Paptok natin. Na kung saan, pwede kang makakonect sa phone mo, tapos ma-update ka sa Cardo Paptok mo, at pwede mo rin itong mismong motor i-connecta mo dyan. Pwede to kahit ilang pang connection na Bluetooth ang pwede mong ilagay dyan. So subukan naman ngayon natin. Ito, Alfred iPhone 15 pairing. Ayun, may code pa siya. Oh. So ngayon napapansin nyo dito, ayan, nakalagay na BMW Motorrad connected. So meron tayong 1, 2, 3, 4. Apat na connection. Connecta yung motor natin sa cellphone, si Chigi, si Cardo Paptok. So lahat yan ngayon nagsisynchronize. At pwede ko rin siyang makontrol dito. Yan. Diba? So at least, maipakita ko lang sa inyo na yan, may Chigi app tayo. Viber
Oh, ayan, Spotify, oh. Pa-play naman Spotify. Oh, 'di ba? May Google Map. Ang ibig sabihin niyan, mga boss, kapag tayo ay tatakbo ng Boss Iron Man at walang signal doon, ay meron pa rin tayong guide dahil meron tayong on and offline Google Map. Totoo lang itong GS natin, parang Iron Man ready na rin eh, no? Kasi kumpleto na eh. Ayan lang syempre for safety purpose din. Gusto ko lagi ng crash guard tsaka mga boxes para mas okay siya, di ba? Na-share ko na sa inyo ang aking experience ngayong araw at sana po ay may napulot kayong konting kalaman dito sa aking channel kung meron man. Alam niyo na ang dapat niyong gawin para sa mga next upload natin, eh alam mo na yan, hindi na kailangan sabihin pa, alam mo na yan, nakikita mo naman, di ba? Oh, di ba? Alam mo na yan. This is Kuya Alfred, ang inyong pampansang tubig, nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Splash!